Yo! What is up mga kaibigan? So, nandito naman tayo sa crypto update. Ito nga guys, huwag nila nang paligoy-ligoy pa. Crypto update. Duguan mga kaibigan. Duguan. BTC, tignan natin ano nangyari. 4.5% negative. Agoy. From 4.5, 3.45. Tapos nag-bottom siya ng 4.1. Sakit mga kaibigan. Siyempre, pagka ganyan, damay din yung ibang coins. Check natin. Ethereum, damay. Ether, di naman masyado yan. USDT, BNB. Medyo mga palag-palag. XRP. Aruy. Cardano. Sakit din, no? Uy, Tron. Umakit na ulit. Ibang coins, pakit na ulit. So, within 24 hours, check natin ang mga gainer. SEI, 11%. Pero most bottom. Itong classic Luna. Pero yun guys, ganun talaga ang buhay guys. Ay sadyang nagko-consolidate talaga yung BTC. Kuha ng sobrang taas niya eh. Laki ng tinaas niya eh. O, syempre, magko-consolidate yan dito. Bababa pa rin talaga yan. Yung iba nagtitake profit. Diba? Iba nagtitake profit dito. Nagtake profit yung iba. Kaya bumaba. Pwedeng ganun. Diba? Yung iba nagbabay naman na ngayon dito. So, ganun talaga guys ang crypto. Talagang hindi mo rin malalaman kung kailan bababa at akyat. Well, that's life. Anyway, muli tayo ngayon ay pag-uusapan natin ang ito, Axie update tayo ulit guys. Ito ay tweet mula kay, kanino to? Kay Luke Franks. And guys, ngayon, kita natin talaga talagang bullish ang Axie ngayon. 2023 by numbers. Grabe guys. So, grabe yung trading volume. Oh. Napakalaki na ito guys. Para sa isang Web3 games. $29 million ang trading volume. Napakalaki. Dami na rin nag-evolve. Oh. Almost ano na. 3-3. Ito. Kailangan dito 10,000 eh. Para makapasok ka dun sa may giveaway nila. Axie release, ang laki din, 67. Axie ascended, grabe, 123,000, oh. Grabe na rin yung mga nag-breed, oh. 348, grabe talaga, guys, ang movement ng Axie noong 2023. Ito, mga bagong wallet na nakakuha ng plus 1 Axie, 70. Grabe din yung, ano, yung trading volume talaga. Yung galaw ng ecosystem. Interaction daw may nag-adjust blessing o 1,000. Probably naman yon. Ito guys, mas malaking picture ng Ronin Chain. Ronin Chain talaga isa ngayon sa magandang ecosystem. Grabe, oh, fastest growing gaming chain. 650% monthly active user increase. Grabe. Ron staking. Ito, dami nag-i-stake. Sabi, marami nag-hold ng RON. So, maraming bullish sa RON. So, magandang sign nito. Ibig sabihin yan, maraming nagtitiwala sa RON. Kasi, hinuhold nila eh. RON and wallet addresses, 12 million. 2023, nagdagdag ng 1.2 million. Sabi, ng daming new users. RON holders, 3.1 million. Market cap, tumaas. Sobrang taas ng market cap ng Ronin. Kung titignan natin ng Ronin ngayon, pang ilan na kaya siya? Abot na ba siya sa top 100? Ronin. Search lang natin. Ronin. Uy, down din siya ng 2.5. Pero mag-almost $2 pa rin, no? Lakas pa rin yung Ron, guys. Makabangis. Kita ba dito kung ilang siya? Wala, hindi kita. Grabe pa rin yung run guys. Big numbers. Sabi nga nila, hindi daw nagsisinungaling ang numbers. Analytics. Anyway, yan. Kaya sobrang bullish pa rin tayo sa Ronin Network. Marami pa rin gusto pumasok na laro dito, alam ko eh. Yung Zoids, yun, hintayin natin yan. Kakaroon din yan ng Zoids. Ito kasi yung Pixels, Aperion, ito bago to eh. Pumasok si sa Ronin Wallet, Ronin Network.
Sunod na dito yung Zoids. Alam ko eh, kasi magkakaroon sila ng bagong ano eh. Bagong coin dun sa ano eh, sa Ronin wallet eh. Ito guys, ito pag-uusapan talaga natin ngayon. To si Logic pa ba? Siya, 1OGeek ay naglabas ng tweet dito sa Twitter, siya X na pala ngayon. Itong Origins Team Archetypes Guide. To basahin natin to guys kasi baka makatulong to sa inyo kung nag-iisip kayo ng mga bagong team na kailangan after ng balancing. So ito. Pero most ng mga team dito guys, ito pa rin yung yung nasa season 6. Siyempre mga hindi sila na debuff. Pero hindi na debuff. Hindi na ano yung tawag dun? Na basta yun, na-debuff yung mga ano nila. Ito pa rin halos. Ito yung nagtapa na ano, eh. Si Spam Rice ba? Or iba ata yung buntot nun. Ito, damage. Ito, AO epekto eh. Itong comp na to. So, yan. Itong kailangan nyong gawin. Winning condition. Get enemy access. HP below 50% in order to procure Wings Horn Feather Daggers. Ito kasi yung Feather Dagger na to. Pag 50% yung hinit niya, magkakaroon ka ng Feather Dagger na libre. So, very madaya talaga yan. Sunod guys, syempre ito, Sandals team. Isa rin sa mga nakakainis. Single target nga lang siya, pero ang winning condition niya, ganun lang. I-debuff mo yung kalaban, tapos sasampalin mo na itong sandals. Sasampalin mo na itong chinelas na nasa likod. Pero yun nga, mas malakas siya at kapag epic era na kasi dahil doon sa blood pack. Madaya din tong blood pack na to eh. Kasi ilalagay mo lang yan dito sa mouth card, magkakaroon na agad siya ng X mark. Kasi yung X mark, papasok na agad lahat ng atake mo na pure. Discarded yung shield niya. Tapos, yun lang. Yun lang gagawin mo. Nemo ka lang. Tapos, para tumaas agad yung shield mo, fragment mo. Tapos yun na, damage ka lang ng damage. Isa sa mga medyo madaling team yan. At nakakaabot talaga ng 100 top. Ito din, Nemo. Single target ambush option. Malaki ang damage talaga na itong Nemo. Isa din to sa malaking damage. Kasi kada mapapatay mo na kalaban sa Axie, mas tataas yung damage na itong Anemone. Alam ko eh, plus 20 ata. Plus 20, tas pag upgraded pa, napakalakas. Grabe. Yan, slap with big damage with vulnerable plus Anemone. Ayan, vulnerable kasi itong sleepless yung mata niya. So, vulnerable parang minus 10% ata ng ano, ng damage. I mean, mas matitik niya na damage. Tas sampalin mo na itong Anemone, which is ang dami mo niya, no? Insider sa dalawa na yan ng Anemone mo. Kaya malaki. Yan, almost same siya sa sandals. Ito, bubble. Itong medyo mahirap i-execute. Pero pag na-execute mo naman ito na master, may sobrang lakas na team composition. Yun lang, burst damage. Ang gagawin mo lang dyan, itong sponge. Siyempre, gain energy ka muna. Gain bubble, sponge. Tapos, ibabuff mo itong nasa gitna mo. Tapos, itong ang zero cost, pagka pumutok na yan, gamit yung mga bubble bomb mo, talagang one hit delete talaga mga kalaban mo yan. Ubus talaga. Lang mangingiyak lang sila. Sasabihin nila, what happened to the earth? Yun lang. Pero itong, alam ko parang malakas to sa mystic eh. Kasi yung Heart of the Ocean niya na rune, yun, sa mystic pa yun eh. Mystic yun. Pero di ko sure ko sa era kung magagawa ng paraan to. Pero okay din yan. Isa sa mga medyo mura. Mas mura na composition. Ito naman, rage type. Mga beast. Imp. Ronin. Ano nga itong ano na ito? Use confident. Ito yung bibig niya. Use confident plus puppy. Ito yung ata yung plus zen in order to equally get rage stacks. For all three axes, triple rage when you can go super saiyan. Yung mga daya din tayo, sobrang lakas kasi na ito guys. Lalo yung ano, kapag naka-rage na sila, talagang pag nakita mo nag-rage silang lahat, sobrang sakit eh. Kapag naka-rage form, plus 1 energy, tapos parang plus 50% damage. Pero yun mo mga beast yan, no? Talagang mangingiyak ka dyan.
yun lang medyo ano, kailangan mong ipunin yung may ano, may timing din tong composition na to eh. Yan, ito naman isa rin to sa medyo ano, masakit, hindi mo masakit, nakakainis. Scaling single target. Stack your all and make sure to protect your all at all cost. Yun, ito. Kasi ito yung pinaka main damage dealer mo. Itong dalawa, sustain to eh. Gagawin mong lahat para maprotektahan tong all mo. Stack ka lang ng all. Kasi itong all na to, alam ko triple all, ano to eh. Habang ginagamit mo, magdadagdag siya ng plus 1 hit sa mga all cards mo. Yun, front and back support, ito taunt, magtotonto, ito taunt din to para protektahan, hindi ma-attack itong nasa gitna. Ganun din, pagka nakompleto mo na, burst mo lang yung kalaban gamit ang mid mo. Ito, bleed poison, ito tingin ko isa talaga magiging meta sa season 7 din. Si grabe yung buff sa poison ngayon guys, napakabangis. Talagang binuff nila yung poison team. Ewan ko kung poison team siguro ang ginagamit ni Jihos. Yan, poison plus bleed, equally poison. Ayan, equally poison mo lang yung mga kalaban mo, tapos sa bandang huli igila mo, sabugi mo sila, sampalin mo sila yung buntot. Tapos itong ano din, dual blade para sa grievous wound. Sakit na ito guys, grievous wound. Parang ito yung poison sa ano eh, sa dating classic eh. Kada kibot mo, lakas ng damage sa'yo. May poison, may damage na yung bleed, may damage pa yung grievous wound. Tapos after ng turn mo, poison pa ang sasalo sa'yo. Sakit niyan. Tapos itong garish worm, nakakainis din lalo kapag nilagyan nila ng, alam ko may discard to eh, garish worm eh. Kaya nakakainis. Tapos may stun pa to guys. Itong bibig niya to, stun yan eh. So talagang minus 1 energy ka. Kada stun sa'yo. Slip ka dyan eh, slip. May dispel pa to. Nakakainis din to, poison plus bleed. Kaya naman siyang talunin ng mga winghorn tsaka sandals. Pero yun lang, tatimingan mo. Kailangan eh, mabilis ka magburst at makakuha ng energy. Ito din, ito isa sa pinaka nakaka bad trip. Itong naka potato. Poison din siya. Slip your enemy via tiny turtle watermelon. Itong pinaka kasi daming slip nito eh. Itong watermelon, itong bibig, tiny, tsaka itong potato leaf. Itong potato leaf, pag inatake ka ng kalaban, kung sino umatake sa'yo, makakatulog. Makakatulog. Marata sleeping pills to eh. Sa buntot eh. Yun. So, ayun o. Oh, wasting one energy to wake up. Kasi kailangan nilang gisingin yung ano nila, yung axe nila para maka-atake. So, minus one energy. Unless meron silang zero card na nakainis nito poison. So, walang magagawa masyado yung kalaban mo pag ganito yung comp mo. Kasi papoison mo lang sila. Sila masyadong makaka-heal or hindi sila makaka-burst sa'yo. So, patay mo sila sa poison. So, isa pa. Nakakainis din bleed. Ito naman bleed. Pure bleed. Walang poison. Bleed your enemies. Debuff them with cupids. And watch them bleed out. Itong chubby kasi ano to. Eh, alam ko 5 bleeds ata to. Tapos pag in-upgrade mo 6 bleeds. So kada kibot ng kalaban eh talagang mangangati sila. Mainly a Mystic Era comp yun. Mystic Era kasi brutal claw para dito. Alam ko nagbibigay din ng grievous wounds yun eh. Yung ano yung brutal claw. Team 11 Jinx, ito naman medyo nakakainis din. Iipunan kanya ng mga Jinx tsaka ng mga ano, mga curse cards. So, bad luck ito. Pinalakas din kasi itong bad luck eh. Alam ko pure damage na to, tas 15 ba? 15 pure damage ang bawa sa iyo. Jinx damage. Ay, Jinx pala 'yan yung may damage 15 na ata. Nakakainis 'yan. So, minsan may time na nakalaban ako niyan. Puro Jinx lang yung na-draw ko. So, wala akong mapanga-atake. Tapos, meron pa itong detect tsaka Neo. So, yung mga pwede mong ipang-burst or yung sa tingin mo pwede mong ipang-remove ng curse cards, pang-heal. Talagang madedetect niya tapos i-discard niya. Ito Jinx to. Jinx. Tapos, itong Garish Worm ata. Ay, hindi. Ito pala Tadpole Jinx yan. So yun, pupunayin ka lang niya ng mga debuff cards, tapos yung Jinx may bawas, bad luck, minus attack pa yan.
Sustain, ito yung medyo nakakainis talaga. Pero na-debuff sila eh. Ewan ko kung goods ba yun ngayon, yung update para sa mga sustain. Kasi na-debuff yung cleansers, 10 na lang yung maximum. Tapos ano, tapos yung Blood Moon, di ba? Mag-start na siya ng turn 10, tapos turn 18, draw na kayo lahat. So, hindi ka na pwedeng makapag-sustain, fast game na talaga. Pero, yung Bulwark kasi, hindi ko pa masyadong nakita din yung ano ng Bulwark ngayon. Pero, tingin ko, pabor yun sa mga sustain, ano, sustain team Bulwark. Lalo may mga, ano, reflect damage. At saka yung napaka-daming shield kapag naiiwan sa kada turn ng kalaban. So yun, ito mga notable comps, Tiny Fan, Swirl, Burn, Perch, and Zoo. Alam ko may nagsasuggest siya dito ng mga team. Ito yung mga, check nyo na lang to guys, sila Arcan, mga player, Pengfa, Flunch. Alam ko ito si Flunch, nag top 1 to noong nakaraan eh. Ito mga, pwede nyong i-check ng mga players. So yun guys, for the team. Sige, check tayo. Check natin itong, ano, itong isang team na to comp kung magkano ang aabutin. Halimbawa, eh, gusto nyong bumuo. Pumunta tayo dito sa Axie Marketplace. Alam ko ano to. Bird, mech, tsaka bug. Bug ba to? Mukhang bug eh. Check natin. Check muna natin yung bird. Parts niya ay wing horn. Uy, bakit? Wing horn. Yan. Tapos, ang likod niya ay tri feather. Tapos, ang kanyang buntot ay fan. Grandma's fan. Yan, fan yan eh. Tapos, yung mata niya, Kotaro ba yan? Kotaro. Yan, Kotaro. Kanyang bibig ay, ano yung bibig na yan? Nakalimutan ko. Check na lang natin dito. Ito. Kotaro din pala. Ang kanyang tenga ay gills pa yan. Ito. Earwing. Carry earwing. Oh, ang isa 44. Pinakamababa. $44. Ito. Mech. Hindi natin palitan. Mech. Tapos ang naiba lang ay ang likod. Tanggalin natin ang kanyang and Grandma's fan. Ang parts na yun ay cloud. Cloud ba yung tawag din? Puntot. Tail na. Ang puntot na yun. Ito. Hair? Ayun. Parang hindi hair yun. Oh, hindi yun hair. Cloud yun. Ay, hindi. Wait nga, search lang natin. Kasi nagbibigay ng ano yun, ng energy. One. Cotton tail. Ito, cotton tail. Beast part. Grabe guys. $89. 90. Tapos ito, kapares lang nito. Ano lang siya. Pwede na natin tinanggal. Bug. Ano siya? Fun din yan. Grandma's fun, pero bug siya, bug. Ito mas mura, 26, pero total niyan guys. Kaya nagiging total niya. Oh, sakali. Oh, ito 40. Ano natin 40, okay. $44 plus $89 plus $26. $159 total. Times 55 niyan. Times 55. $8,745. Tapos wala pa dyan yung mga charms tsaka mga runes.
Sakit din. Pero kung mag-top 1 ka naman, sulit. Baliktaya din. May tubo ka pa. And guys, check nyo na lang itong si Logic kung gusto nyo bumuo ng mga bagong meta team. Pero mostly, ito din naman yung mga team ng Season 6. Which is meta pa rin ngayon. Pero hindi natin alam. Depende kung anong magiging result nung ano nung balancing update, baka mag buff pa sila or debuff pa sila ng ibang mga cards. Yan lang guys. Ito pa pala guys, isang quick na ano lang, nabasa ko lang to eh. So, isang suggestion ni Daryl.ron. Another feature that I'm looking forward on Axie Infinity is on-chain guilds. Ito, sinasuggest niya na magkaroon ng isang bagong feature na guild. Ito, parang COC ang datingan. So, allow mo yung mga tao na gumawa ng guild using AXS. Burn mechanism din yan. Tapos, default capacity, 25 members. Active members can level up guild upgrade using SLP. So, SLP burning ulit para madagdagan, plus 10. Guild members can donate SLP to unlock guild buffs, increase SLP rewards, chance fortune chest. Magkakaroon ng reward pagka mataas yung ano mo, yung donation ng SLP. There's also guild leaderboard. Yun, palakasan ng mga leader, magkakaroon ng reward. Top guild will have a chance, yan, yun nga. Will have a consumable, all players, accessories, other utilities like flag banner, accessories that will represent in battle, avatars, emojis, exclusive guild chat in dashboard. Ito, okay to. Para, ano, no. Magkakaroon kayo ng mga camaraderie. Feature of an Axie Guild can also unlock Interpol to others members' identity. Yun, maganda to. Kasi, syempre, burning mechanism. Tsaka, yung ano talaga, yung social camaraderie ng Axie, malaking tulong din. Kunyari, mangingi ka ng tips or ano bang pwedeng magandang gawin. No? Or tutulong sa'yo mag-grind, no? Total, meron na rin naman mga guild ano ngayon sa Axie, no? Ba't hindi pa nila integrate sa dito sa website mismo nila, no? So, ganda din yun. Sana maging okay din to at matagpuan nila. At tinagyan nila Geos na cycle. Yun lang, guys. Thank you. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe. Comment yan mga tanong dyan sa baba. Anong team ang kukunin nyo ngayong Season 7? Okay pa sa inyo mga update ngayon? Pabor ba o hindi? Mag-evolve ka ba? Let me know sa comment section. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace out. Alam.